Good morning po mga bossing, mga pare ko. Andito ulit tayo sa ano sa aking work order. Okay? Ang araw po ngayon ay sa Miyerkules po, April 29 ng umaga. Alas 9 po. At magre-renovate pa po tayo ng kitchen cabinet. Renovation po ng kitchen cabinet. At maglalagay din po ako ng countertop, sink. Okay? At saka po yung floor. Okay. Dito po. Pasok po tayo sa apartment. Mga bossing. Ito po. Ito po ang tatanggalin natin. Itong baba lang po. Itong mga cabinet na yan. Tatanggalin po lahat yan. Okay. Saka po yung plumbing. Tatanggalin po rin natin yan. Lahat. Tsaka yung disposal. Garbage disposal. Papalitan po din natin ng bago yan. Pati yung pit trap. Tsaka po yung hot and cold na flexible hose. Okay? Kasi ano na po. Nagbara po dito. Ginak hammer. Kaya ano ko yan. Ipipinish ko pa rin pagkatapos. Paplaster lang ko ng semento. Tanggal po ngayon yan. Okay? Saka itong ano po, itong kitchen sink. Papalitan po natin ito ng bago rin. Bago. Pero yung cabinet po sa taas, hindi na po. Ito lang po, tsaka ito po. Okay? At mga bossing, at ito po ang ating gagamitin. Ito pong crowbar. Okay? Pang ano po, pagtanggal din, hammer, martili po. Gamit din po tayo ng clamp. Pagkabit po ng cabinet mamaya. Para may-align po natin na maganda. Gamit din po tayo ng drill. Impact drill. Para po pantanggal ng mga tornillo sa mga gilid-gilid. Okay, dalawa po yung gamit ko. Impact. Okay? Yan po. Makita po, tsaka diwag po. Mga impact po yan. So mga bossing, sana magustuhan nyo ito at mabigyan ko kayo ng konting idea sa pagkabit po ng cabinet, countertop, mga ano po ito, built-in na. Maka-built-in lang, kaya madali po ikabit para magkaroon kayo ng idea. O, kasi po mga bossing, one moment at tatanggalin ko na po. Okay? Sige po. Salamat po. Bossing, ito po. Tuloy po natin po pagtanggal ng countertop. Okay? So, meron po tayong cutter o knife.
Tenda rin po yung mamaya-maya. Sige po, standby muna po tayo at ilalabas ko muna to. Mga bossing, standby lang kayo at para makita niyo pag-install ng cabinet. Tsaka yung countertop, tsaka yung sink. Sige po, sandali lang po. Mga bossing, ito na lang po. Tutuloy natin, dumating na po yung kumpare ko. Kumpare kong gwapo, okay? Nandito na po siya. So, natanggal ko na po yung mga cabinet. Ito na lang po. Ay, labas na namin. So, ito po, makikita nyo, hindi nyo pwedeng ilabas to kasi tatamaan nyo itong valve. Baka maano yan, masira. So, baka maputol yan. So, gagawin nyo, na meron po tayong Dremel. Pangkat po ng pwede rin pong pait. Pait. Pero dahan-dahan lang po. Ano lang po ito, malambot lang. Ito po, gagamitan natin ito para po makalabas yan. Ayan po. Tansyan po ito. Pwede sa granite, pwede sa metal, pwede po sa wood. So, tanggalin po lang natin yan. Maski pait, maski... Ayan. Sabi nga, use the right tools. Right tools naman ito, di ba? Kasi yung pait ko, nasa shop ko. Pwede na ko yan. So, ano nyo lang. Ayan po. Tanggal na. So, pwede na po natin mailabas yan. Okay? Wala na pong sa gabal. Ito, tinanggal na rin po. O, sige po mga bossing. Mamaya naman. At one moment. Opo. O, sige bossing. Salamat po. Parikoy. Okay. Dito na naman tayo. Tuloy natin itong natanggal na po namin yung mga cabinet. Ito na po ang cabinet na bago na ikakabit. Okay? Yan po. So, eh, malakas po yung hot water. Ako wala na po. So anyway po, magpapalit po tayo ng angle stop, cold and hot. Okay? So tandaan niyo po, may pressure po 'yan, kaya dapat 'to lagay niyo ng mga basin o labangan tawag para yung tubig. Oh, nilinisin na lang po 'yung mamaya. So ito po. Papalitan po natin ng angle stop, hot and cold. Compression fitting po. Okay, ayan po. Dalawa po yan. So, meron po tayo special tools dyan na ginagamit. So, dyan po sa Pilipinas, liabi-liabi lang, labi tubo. Ito po, makita nyo yung special tools ko. Okay. So, ito po, ilalagay nyo po rito. Pressure lang po. Sa. Ito po ang special tool sa pagtanggal po ng angle stop. Ayan na po. Ang tatanggal po niyo to ulit. Natanggal niyo to. Okay? Gamit din kayo ng liabi katala. Pipe, wrench. Tanggal na po. Lagay po natin ito, compression. So, anti-clockwise po. Palagi po tatandaan, diretso po. Take your time. Okay? Nalagay niyo po ulit ito sa ibabaw. Baka may nabibili na po dyan sa Pilipinas mga ganitong tools. Medyo kamahala lang po ito dito. Pero meron po sigurado dyan. Yan. Reverse naman po tayo. Hmm.
Take time lang po. Kasi baka po maning copper. Pressure. Ayan po, naka ano lang po kayo dyan. Po, diretso yan. So, palagi niya pong ano, naka-off. Pag naka-off po siya, naka-ganan lang siya. Pag on po, quarter, ano lang po to, quarter round. Hindi po full. Kaya isang ganyan nila, naka-ano na. Ganyan po bibili niyo, quarter round. Para pag emergency, madaling ano, patayin. So, yan din po, lalagay natin ulit. Very simple lang po, kaya-kaya niyo to, bossing, mga pare ko eh. Oh. Oh, tignan niyo po. Oh. Hawak lang po dito. Yan. Oh, ayan na, umikot na po. Very simple po. Kaya, eh, pwede rin po yung gabi. Tsaka by script. Pwede rin po yun. Pag wala po kayong ganito. Kung sino po marami mag-subscribe sa akin na plumber sa Pilipinas, pag uwi ko, bibigyan ko kayo ito. Okay, promise po. Ayan po, lumabas na yung tubig. Maganda kasi po ito, ayan. Oh. Very handy po. Tsaka wala pong tulo yan, sigurado. Patayin muna natin 'to kasi may pressure pa hot water. Balik po natin 'to ulit. Yan. Dumito muna natin ng crescent para ano, medyo mamaya madaling hitan. Saka minsan no, titignan nyo muna kung baka mamaya hindi nakaano siya sa thread. Madideform po yung thread nyo. Ayan, okay na po yan. Oh. Pwede nyo nang gamitan nito. Kasi po ito ano ito eh. Parang sakit. Diba? Take time lang po. Yan po, malapit na po. Yan. Kita niya po. Oh. May ilalak niya po siya ng maayos. Yan po. Yan. Diretso po yan. So, palagi po nakapatay ang ano. Kasi pag binuksan niyo ito, yan po, tubig. Oh. Kita niya? Oh. Sige po. At tapos na po ito at kakabit naman po namin ni Parek Eric. Magbalance po muna kami. O mga bossing, Parek Koy. Kain po tayo. Ang pagkain namin yun ay ano, yung giniling. Na ano, na karne. Okay? Sa kumpare ko. O sige po. Okay. O bossing, ito. Tutuloy na naman namin. Ano, naikabit na po namin yung countertop. Ay, yung cabinet. Okay? Naikabit na po. Pasecure na lahat. Ini-screw po yan dito sa gilid, tapos ni-level po. Naka-level po yan. Bumita nyo po ng level. Okay? I-level po nyo. Tantay po yan. Okay? At ngayon po, ikakapit naman natin itong ano, itong countertop. Yeah. Ngayon, kakapit natin. Okay. Ito po, kakapit na namin ni Pare Eric yung countertop.
Inuman na ng cutting. Basta lalagyan pa uwi ng ano, ng... Ito po, ikakabit yung puto sa corner to. Yan po mangyayari. Yan po, liquid nail din po yan. Pagkatapos po yan, ikakaking, lalagyan ng caking, babalik po yung mga cabinet, tsaka po yung ano. Eh mamaya, pakikita ko sa inyo paglagay po ng ano. Ng pinakalagyan po ng ano, ng disposal, garbage disposal. Okay, bossing? Okay po, at ano, susunod na po ulit. One moment. Okay. Bossing, mga parikoy, ito, tutuloy na lang natin, malapit na po matapos. Kakabit po natin itong ano, pinakatiting ng ano, garbage disposal. Okay? Tandaan nyo po, may spring yan. Tinatanggal po yan, tsaka niluluwagan itong ano, itong ternilyo, pinakalat niya. At doon po, maglalagay po tayo ng caking. Inuulit ko po ulit, palaging silicone 100%. Hindi kayo pwedeng gumamit yung regular lang, yung pang painting. Hindi po. Para wala na naman tulo. Okay? Tulo. Okay. Magamit po kayo ng ano, para sikwatin to. Yung spring. Maski screwdriver, pwede rin po. Kung anong pwede nyo panikwat. So, ganyan po. Ito po, sa ilalim itong pong ano, itong pinaka-gasket. Okay? Pasok nyo po yan sa loob. Huwag kayo mahihiya. Paglagay nyan. Talagang nagkakaroon na ngayon na linisin po natin yan mamaya. Okay? O, dito po tayo sa ano. Kakabit po natin yung nakapain niya. Lagay po natin ito dyan. Baliktad po. Ara, ayan. Tapos po ito. Tapos ito pong pinakaano niya. Pinaklam. Kailangan naka-ano siya, naka-triangle, naka-diamond. Okay? Tapos po, ilalagay po natin ito sa loob. Disposal. Ano po ito? Ika po natin para ano? Yan po. Yung spring po, ipapasok lang po sa loob. Ito po kasi maglalagay ng ano dyan. Oh. Na po yung spring. Okay, pag nag-lock po yan, pwede po screwdriver, pwede rin po itong drill, pwede po impact. Okay. Hahatakin niya po yan. Pataas. Yan po. Cardboard. Mas kaya ng cardboard. Paglinis po. Yung mahuhusay na pintor. Yan po.
yung mga remaining. Ayan na po. Medyo ano po, linisin po natin para ano, maganda po. At kasi po ito, pag natuyo itong ano, silicone, mayroon po tanggalin. Mayroon po ang panglinis po rito, acetone. Wala kang thinner. Okay? So ito, hindi po pwedeng gamitin ngayon. Bukas pa nila gagamitin to. So nakita nyo rin pagkabit ng composite no, na unang video ko. Ganon din po yun. Tignan nyo po lang yung ano ko dun sa pangalawang video ko, yung vlog ko. Nagkabit po ako ng ano, poset. Okay, dyan po yan. Tapos po lalagyan, may clip po yan. May kakabit sa ilalim para ano. Ito po, ilalagay po sa ilalim to. Yan, lalagay po sa ilalim yan para ano po. Pero bago po nyo ilagay ito, maglalagay naman po kayo ng caulking. Okay, silicone caulking. Silicone caulking, tapos ito ilalagay nyo. Pag inikpitan nyo po yan, hinahatak nyo dito yung stainless papunta din sa countertop. Okay? Oh. Tsaka, tapos na po tayo dyan. At dito na po sa caulking. Okay? At maglalagay po tayo ng tape. Dito nyo po, nilagay ni parang Eric ko yan. Pulido ito magtrabaho kung pare ko na ito eh. Hmm. Lalagay ko ng tape. Bigyan nyo po ng mga ano lang, bahagya lang. Okay? At tignan nyo po at lalagyan natin ng caulking. Okay? Kuha po tayo ng caulking na pang ano. Pang water base. Hindi po. At one moment, sir. At mga bossing. Kaya natin. Kukuha pa ako tayo ng pang-caulking. Ah. Ah, sige po. Sandali lang po. Okay.